Okay, what's up guys? So, ito ngayon yung very short review namin ng number one game sa Huawei App Gallery. So, medyo kakaiba yung number one game nila kasi normally yung mga foreign developed games ang number one sa mga lists. Pero kasi dito, ang number one is a locally developed game by Tatay Games. So, ito nga yung Duterte Fighting Crime 2. Medyo kakaiba siya. And in ngayon, nalaro ko na siya one time, so i-review natin siya ngayon. Tingnan natin kung paano ba yung gameplay niya at saka ano ba yung mga meron. So medyo ipapost muna natin sa part na to. Makikita natin yung mga power-ups o yung mga tulong kuno. Ang mga power-ups dito, yan si Chief Bato, yan si Bato de la Rosa, si Miriam na may Fireball Jutsu kasi I guess Dragon Lady siya. Tapos si Kaitano Laser, hindi ko alam bakit may laser gun si Kaitano, who is the Speaker of the House. Pero siguro yun yung pinakamalakas. Si Bato yung pinaka-basic, I guess. So, ayan, tingnan natin. Nalaro ko na to one round. So, na-unlock ko na si Bato. So, tingnan natin. So, mag-start off si Duterte na meron siyang 45 caliber na pistol. Yung mechanics niya is basically babarilin mo yung mga addict yata to at saka yung mga magnanakaw. Tapos may mga makukuha kang mga bagong barrel. So medyo basic naman siya. Marami naman mga games talaga na side-scrollers na ganito talaga yung mechanic. So I guess parang minodify lang yung graphics niya para maging ganito yung laman. Op! Namatay ako. Ayan. So makikita rin natin na Chinese rin yung ads. Tapos bilang lalabas na si Aling Junisha na kumakanta ng Wrecking Ball. So matagal na tong meme na to actually, pero ayan, so lumabas si Aling Junisa. So pag narinig mo yon, ibig sabihin patay ka na, deads ka na. Ayan, so let's start ulit natin, round 2, round 2 tayo. So mapapansin ko rin dito, nung nilaro ko rin siya actually, na una, ang daming mga sound effects yung mga sinasabi niya Duterte, siguro galing sa mga speech niya. Medyo distracting kasi minsan hindi mo alam kung may ginawa ka ba para ma-unlock yung mga ganon. Kasi diba normally kapag games, yung mga additional na mga voiceovers lumalabas kapag may nagawa kang something. Ito parang random lang lumalabas mga voiceovers. Ayan, so ginamit ko na si Miriam na may yung fireball jutsu niya. Tapos yan, ito na yung boss battle. Medyo basic lang yung boss battle kasi level 1 na boss battle pa lang to. Tapos lalabas naman yung mga ano rin, mga weapons na bago. So yung granada. Tapos yung boss na to is mukhang addict rin. Na siguro preso na galing sa ayun, galing kakalabas lang ng preso. So may kita rin natin dito, tuloy-tuloy pa rin yung mga galing sa speech siguro ni Duterte, tapos yung mga kalaban natin medyo nag-iiba na rin. Ayan. Tapos meron na tong Medal of Honor. I think ito yung kay Bato. Ayan, ito na yung kay Bato. Pag ayan. So mamaya gagamitin natin yung kay Bato pag medyo marami. Ayan, kailangan ko nang gamitin si Bato kasi medyo marami na to. Ayan. So si Bato meron siyang machine gun. Ang lakas. Ayan. Makita mo rin yung animation dito. Parang same as yung sa Plants vs Zombies pag ginamit yung bomba pala. Ayan, so tuloy lang natin. Ayan, dami kong bomba para sila nagiging abo. Parang yung sa Plants vs Zombies nga. Ayan. So tuloy lang natin. Ayan. Medyo may machine gun na ako dito. So ang goal pala nito is ma-collect yung mga badge para by the next round kung mamatay ka, ma-unlock mo rin yung iba pang makabili ka ng mga iba pang mga power-ups para mas madali yung paglaro mo ng game. Okay, ayan. So medyo distracting pa rin yung mga speech, yung mga sound effects. Pero okay lang naman. Siguro nakaka-aliw na rin, I guess. Yan. So ito medyo marami to, parang kailangan ko na yata ng power. Ito, namatay na naman ako dito. Patay. Ayan, si Aling Junisha lumabas na naman. Ayan. So makikita natin yung sa shop, yung kapag marami kang badges, ito yung mga ma-unlock mo, yung Super Saiyan 3 at Super Saiyan. So hindi na ako maglalaro long enough para ma-unlock yung mga yan. Pero yan lang yung mga available. May Nitrogen Gun, may TNT, may M16, may Explosive Gas, and may scar. So ang daming barrel, no? Sobrang daming barrel. Desert Eagle, parang ano to, CS:GO. CS:GO ang mga barrel nila dito. Ito, pero may ice bomb. So iba-iba rin yung lakas nila. Ayan. So yan na yung short review namin
ng game na to, which is the number one game ngayon sa App Gallery. So ang rating namin dito ngayon ay 3 out of 5 stars kasi nakakatawa naman siya pero medyo basic kasi nga medyo marami namang side scrollers na ganito yung gameplay, tapos ang nagbago lang naman ay yung animation. Pero again, nakakatawa naman, siguro maraming taong matutuwa naman sa graphics niya at saka dun sa paano siya nilalaro at saka yung madami kasing mga baril rin at saka yung mga power-ups, nakakatawa rin. Ayan, so kung gusto niyo i-download, i-download niyo lang sa Huawei App Gallery. Number 1 siya ngayon sa App Gallery. So sana nagustuhan niyo yung very short review namin and hope you like and share this video. Salamat!